palagi niyong iisipin na ikaw si Don Crisostomo Ibarra. Grabe, no? Support system si Clyde dito. Gusto ko yung role niya dito. Good job. Kung gusto mong patawarin ka pa ng Diyos. Bete! Inamit na naman yung Diyos. Ang galing mo, no? Sa pananalita mo pa lang, halatang hindi ka alagad ng Diyos, eh. Baka limitless yarn. Oh, nagpiplay ng harp. Kaya nyo yan? Papatawarin mo ba ako, o... Let's go, Team Pilay. Kinikilig ako. Grabe, ang galing ng mga writers. Pampabalance to, eh. Patalino nyo. Aprohibirne! La participación en los sacramentos. Maisingit ko lang, ha. Sobrang galing ni Padre Salvi mag-Spanish. Sobrang convincing. Ay, parang nagkakaroon ako ng sarili kong love story. Naniniwala pa rin ako sa maayos na paraan. Hello guys, good morning, good evening, good day. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today is Friday. Yes, cliffhanger tayo today. And marami ang nag-aabang talaga na magaganap sa araw na to. Nabulo na naman ako. Ayan guys, and maraming salamat pala kahapon sa mga nanood sa atin, mga nag-comment sa video reactions natin. And of course, bago tayo magsimula, dating gawi. Shoutouts muna tayo. And una sa lista natin si Lovella. Josephe Stratton. Ang hirap ng pangalan mo, pero ang ganda kasi ng comment mo, sabi niya, Sir Nephi, para kang mouthpiece namin ng mga viewers. You are able to perfectly reflect our reactions to each scenes. Yung gigil, galit at kilig. Perfect. Thank you so much, Lovella. Or Lovella to, di ba? Baka kasi love lang yung pagpunosito. Hindi. Lovella, thank you so much sa comment mo and I hope na magpatuloy ka sa panonood ng mga reactions ko and mag-enjoy ka lang. Next comment natin is from Kathleen Aquino Matarlo. Sabi niya, hello po, Kuya Nephi. Just wanted to drop by your comment section and let you know na at first, I only watched your videos because it's hard to find episodes on the internet. But having to watch a few of your reaction videos, mas na-excite na rin ako po ako watching your reaction, sahihi. So after watching the episode on TV without anyone's reaction, I always look forward to your reactions because you give so much information and detail with regards to certain topics which I find very informative and fun. Kudos to you and looking forward to more of your reaction videos. Stay safe. Thank you so much, Kathleen. I appreciate that. And nakakatuwa naman na nag-enjoy ka sa reactions ko. Next comment is from Jonifer Salak. Sabi niya, shoutout po from Parola, Tondo, Manila. Sa mga taga-Tondo dyan, hello sa inyo dyan. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. And sabi pa niya dito, ang haba ng comment niya, pero sabi niya, thank you, Nephi, kasi may katulad nito na reaction video na pwede kong mapanood kapag di ako nakapanood sa telebisyon. Ayan, ang haba ng comment niya. But anyway, thank you so much, Jonifer Salak. I hope na magpatuloy ka sa pag-support sa ating reaction videos and mag-enjoy ka lang po. And last comment natin from Hedda Canlas. Sabi niya, just wondering after all of these, what will be the role of Clyde? Just a thought. But then again, with the creative wisdom of the production team, it will not be so hard for us to transition. Correct. And dyan, ako ay may tiwala. I have trust talaga sa mga creative team ng MCI. And of course, sa mga writers, directors, actors, and actresses. Kasi sobrang pulido ang pagkagawa nila ng teleserye na to. Ayan guys, very excited na ako and I couldn't wait. So without further ado, let's go watch today's episode, episode 55. Hayaan mo na sila. At huwag ka na tumingin sa iba. Sa pagkain ka na lang tumingin. O kaya sa akin, na kapo ay may namna. Buenas tardes a todos! Loko, dito na naman ang demonyo. Binabati ko lang si Señor Ibarra. Mahusay ang kanyang kinuhang arkitekto. Ang tuta lang ang nangangailangan ng perrito. Mababa pa siya sa hindi. Ngunit si Don Crisostomo Ibarra ay hinangaan ng mga opisyalis ng ating gobyerno para sa kanyang pagiging pilantropo. Makakarating ba ng langit ang mga nagbabanal-banalan? Katulad ng ama niya na namatay sa karsel at yung bangkay pinatatapon pa nga sa inom. Sigurado ko, nasa ilalim ng lupa ang isang yan na pagkalalim-lalim, abot
doon sa impyerno! Gusto na ang inyong paninirang puri sa akin! Yes, sir. Sir! Hindi ba't anumang hilingin ninyo ay binigay ng aking ama, ngunit ano ang ginanti ninyo? Kasuklam-suklam ang inyong paglapastangan sa kanya! Isipin mo ang kinabukasan natin, ito pangarap ng pamilya natin. Matid mong ito ay magudulot ng isang matinding repercusiones, hindi ba? Paano ka? Handa ka na rin bang makulong gaya ng iyong ama? Handa na ako, kahit na mamatay pa. Kung totoo, hamahal niyo ako. Patawarin niyo na ako ang aking nobyo. Titiyakin ko na hindi lamang sa lugar na ito at sa simbahan na ito siya magiging ekskomunikado. Maging sa buhay mo at sa buhay nating lahat. Tama si Fidel. Winasa ko na ngayon ng kinabukasan. At wala na akong naninag na liwanag pa. Ito na marahil ang simula. Ang unang hakbang patungo sa aking madilim na pagkawasak. Grabe yan. Tama na po. Huwag na po kayong mag-isip ng negative. Toxic lang yan eh. Think positive, sir. Hinga. Malalim na hinga. Kalma. Palagi niyong iisipin na ikaw si Don Crisostomo Ibarra. Grabe, no? Support system si Clyde dito. Gusto ko yung role niya dito. Good job. Kaya mo to. Kaya niyo ni Maria Clara to. Malalagpasan niyo rin to, sir. Kaka-start pa lang, pero parang iyak na naman ako. Grabe to. Gracias sa Diyos. Porque usted ya se encuentra bien, Padre Damaso. Nakalulunos ang kalagayan ni Crisostomo Ibarra. Hindi lang siya ay nagkasala sa batas ng Panginoon. Siya rin ay nagkasala sa batas ng tao. No es así. Tapos kayo, ano, wala kayong sala. Galing nyo, no? Galing nyo, mga demonyo kayo eh. Tama kasi sinabi mo. Nagpadala na ako ng reklamo sa korte para malunasan ang ginawa sa akin ng erehenyo. Siyang nararapat, Reverendia. At nagpadala na rin ako ng sulat sa ating arsobispo. At sana'y mabilis niyang tugunan ito. Na sa lalong madaling panahon, may anunsyo ang pagkatiwalag ng ereheng si Crisostomo Ibarra sa ating simbahan. Higit pa sa bato ang dudurog sa kanya ngayon. Mas mainam na magpahinga na lamang si Crisostomo sa kanyang sili. Pinilit ko pa kasi. Gusto ko lang naman makabawi sana siya. Tsaka para makita na rin sila nito kayo. Hindi ni Clay. Kahit ipilit mo man, kapasyahan pa rin ni Crisostomo na magtungo sa pag-itipon. At kakambal na ron ng hindi inaasahang pangyayari. At ngayon nasasadlak siya sa isang malaking suliranin. Paano na kaya ang mga Indiyong nais niyong tulungan?
Ito ang oras ng kanyang pangangailangan. He needs our help and support. Ay, sinabi ba akong hindi ko siya tutulungan? Binibining, Clay, napakabilis mong pumitaw ng hatol, lalo na pag si Chrysostom ang pinag-uusapan. Ako ay ang kanyang kaibigan. At yun ang dahilan kung bakit nais ko siyang tulungan. Eh, ikaw. Saan ang gagaling ang malasakit mo para kay Chrysostom mo? Hoy! Nagsiselos ka, halata, Fidel. Sa pagiging kaibigan niya rin, mabuti siyang tao. Meron siyang malasakit sa kanyang kapwa, lalong-lalo na sa mga taong tinatawag mong indio. Totoo. Totoo ang iyong mga sinasabi, Binibini. Subalit, Binibini, Clay, higit pa rin ang aking nakikita sa iyong mga mata tuwing pinagmamasdan mo si Chrysostom. Stalker yarn? Ano, lahat ba ng ginagawa ko, minomonitor mo? Ano ka, human CCTV? Judgmental si Fidel, no? Kaya nagsasalo siya lalo kasi iba yung iniisip niya. Pero hindi rin ako sure kung hindi tama ang pagdududa niya. Pero sa tingin ko naman, kagaya ng sinabi ko dati, si Clay ay humahanga pero hindi ibig sabihin na may intention siyang gawing nobyo si Ibarra. Manhin, Binibining Clay, ngunit hindi ko mawari ang iyong sinasabi. Tila ikaw ay nasaktan sa aking mga sinabi. Ang nais ko nun naman ay pangalagaan ng iyong dangal bilang isang babae. Inaano ko ng dangal ko? O ay mong makonsern ah? Dahil hindi ka tanggap-tanggap para sa isang babaeng kagaya mo na magkaroon ng pagdanasa sa isang lalaking meron ng ipinagkasundong kasal. Buenas noches, Fridays. Anong pagdanasa? Ano na? Disculpen. Kapitan. Maaari ko po bang makuusap ang inyong referentia, Padre Damaso? At ano naman ang pag-uusapan natin? Kung maaari po sana, tayong dalawa lamang. Ayoko na po sanang abalahin ang pura sa kanyang iba pang gagawin. Bueno. Anong bagay naman ang iyong sinadya dito ngayon, Santiago? Pakiusap po ng aking anak kung maaari po sana patawarin niyo na po si Chrysostom mo. At huwag nang itiwalag pa. No. Keno! Buhay ko ang pinagtangkaan ng demonyong yan. At ngayon, hihingi mo sa akin yan? Gusto mo bang madikit ang bayolenteng taong yan kay Maria Clara? Eh kung maaari po sana, mapagbigyan niyo pa siya ng isa pang pagkakataon, Padre. Huwag ka nang mamagitan, Santiago. Dahil hindi na magbabago ang isip ko. At ito ang ilagay mo sa kukote mo. At siya ring sabihin mo kay Maria Clara. Si Chrysostomo Ibarra ay hindi lamang isang ereke. Siya ay isang kriminal na dapat maparusahan at dapat mabulok sa bilangguan. Diyos. Lumayas ka na, Santiago. Kung gusto mong patawarin ka pa ng Diyos. Bete! Inamit na naman yung Diyos. Ang galing mo, no? Sa pananalita mo pa lang, halatang hindi ka alagad ng Diyos, eh. Itsura niya. Itsura pa lang niya.
tsaka aura. Hindi na maka-Diyos. Ang pagnanasa ay ibang-iba sa paghanga. Tingin ko naman, alam mo ang difference nun, given na meron kang pinag-aralan. Ngunit sa mata ng mga tao, lalo na sa lipunan, na ang pagnanasa at paghanga ay iisa, binibining Clay. Huwag mo kong tataasan ng boses, Sir Fidel. As an independent, educated, capable, and confident woman, I don't care what they think or say about me. Napaka well-spoken ni Clay dito. Gusto ko yung dating ng pagkasabi niya ng mga words doon. And that is to let Fidel know na ano talaga siya, babaeng confident at may talino. Matalino kaya itong nursing student natin? Hindi ako perpekto. Tao ako eh. May nararamdaman ako. Natural. Nagiging marupok ako minsan. But, at the end of the day, alam ko kung ano ang tama at yun ang pinaglalaban ko. Nasagot lahat ng mga katanungan natin doon, di ba? Tama ako. Humahanga siya, pero she knows her limitations. Ganyan dapat. Kaya wala na akong pakialam kung anong kuda nila sa akin. Dahil lang mahalaga, kilala ko ang sarili ko. At ito ang itaga mo sa isip mo, Sir Fidel. A good woman will not allow herself to be lesser of a human simply because she knows her values and value. Because that is how we make our mamas proud. Now this bardagulan is over. My job. Grabe yun. Yung mga writers talaga dito, sobrang nakakabilib. Araw-araw talaga, marami silang mga pasabog na hindi natin ini-expect. Lalo mo lamang akong pinapahanga sa iyong kaisipan. Baka limitless yarn. Oh, nagpiplay ng harp. Kaya nyo yan? Maria. Ibarra. Paano kita maligimot kung kasama ko tuwing na ang iyong alaala at ang iyong napakatamis na tinig na kailanman ay hindi mawawaglit sa aking isipan? Noon pa man ay kasama ka na sa aking hinaharap at kung ngayon ay kailangan mo ako ay hindi kita iiwan. Saan ka galing, Primo? Nakausap ko ni Nung. Salamat naman sa Diyos. Tunay na hulog kayo ng langit, Papa. Tuloy ang balak ng ninong mo. Papatawan ang kaparusahan si Señor Ibarra. Ano nang mangyayari sa aming dalawa? Anak, hindi na maaaring mangyari pakasal niyo ni Jesus mo. Batid mo yan, lalo na kung ekskomunikado na siya. Parang masasaraan ng bait siguro si Maria Clara dito, no? Yung karabing sakit. Patawad, anak.
Ipagdasal mo na lang sa Diyos bukas sa misa ang iyong katatagan at pagpaparaya. Dahil dito na nagwawakas ang relasyon yung dalawa ni Kristus na may para. Naawa ko yung Maria Clara. Grabe yung mga pinagdadaanan nila. Excuse me. Ba't nandito ka pa? Magsasara na kami ng gate, oh. Sabihin na lang natin na ayokong umuwi nang meron tayong hindi pinagkakaintindihan. Lagi naman tayong hindi nagkakaintindihan. Anong bago doon? Limiting client, I would like to extend my sincerest apology. Hindi ko dapat sinabi ng... Isa akong mistress. Kabet. Sabit. Mang-aagaw. Other woman. Nakasobra yata ang aking pagbibiro sa'yo kanina. Marahil ay dala na rin ng labis na pag-aalala. May ganyan ka pala? Pag-aalala? Living guy? Papatawarin mo ba ako o... Let's go, Team Pilay. Kinikilig ako. Grabe, ang galing ng mga writers. Pampabalance to eh. Patalino niyo. Kailangan ko pang lumukod sa harapan mo. Sabihin mo lang. Lahat gagawin ko para sa'yo. Ay, wag. Gagawin mo na? Oo, okay na. Basta huwag mo na lang uulit. Know your boundaries. Okay? Okay. Piloso Potasyo? Buenas noches, Don Anastasio. Nasaan ang pumutok na vulkan? Baka ho, abutan kayo ng alas 9. Ano bang sadya nyo kay Crisostomo? Tila nawiwili sa pagtatanim si Señor Crisostomo Ibarra. Ngunit upang magtanim, kailangan nyo mukod at sumunod sa tinamnan. Grabe ang lalim ng mga sinasabi ni Piloso Potasio, no? Pero may laman. Ano pong ibig nyo sabihin? Dahil po ba nagtanim siya ng sama ng loob kay Padre Damaso? Ganun po ba? Naway mag-iingat si Señor Ibarra at kayong mga nilalang na malapit sa kanya. Unti-unti nang magbubunga ang lahat ng kanyang pining tinanim patungo sa kaginawaan o sa peligro. So, dalawa yung options, kaginawaan o peligro. Yun yung sinabi ni Piloso Potasio.
Hindi ba't kaliwanagan at kapayapaan ang hatid ng araw na ito? Amigo, makakatulong ang Misa Mayor upang maipamalas mo ang iyong pagkukumbaba at paghingi ng tawad hinggil sa nangyari kahapon. Sir Fidel, sigurado ka ba dito? Baka mamaya peligro lang ang bunga ng pagpunta natin dito sa simbahan. Huwag na kayong mabalisa sa baba lang sinabi ni Piloso Potasio. Mari bang magsimba na lamang tayo? Dapat ay hindi mo nakinuwento kay Crisostomo. He has the right to know. Eh, mas lalo lang siya nag-alala, hindi ba? Pero Sir Fidel... Ito na, por favor. Crisostomo? Maria? Wait lang. Napansin ko, first time kong nakita si Ibarra na nakasuot ng black na suit. Kayo din ba? Or hindi ko lang maalala. Basta napansin ko lang. Tapos si Maria Clara parang ang gloomy din ng aura niya ngayon. Don Crisostomo! Kakaiba ito. Hindi pa nagsimula ang misa at lumalapit na agad ang kura sa mga tao. Kaawaan ang iyong kaluluwa. Subalit hindi ka na maaaring papasukin dito sa simbahan ng Santa Iglesia Katolika upang makatanggap ng grasya ng Diyos. At bakit naman ho, yung reverentia? At hindi mo babatid at ni Señor Crisostomo Ibarra. Has cometido un pecado grave y ofensivo y pecado sin arrepentirte hasta el día de hoy. A pesar de nuestras oraciones y consejos, ya nos hemos visto obligados a prohibirle la participación en los sacramentos. Ikinalulungkot ko, Don Crisostomo Ibarra, na ikaw ay isang ekskomunikado. Grabe yung ekskomunikado na siya. Maisingit ko lang ha, sobrang galing ni Padre Salvi mag-Spanish. Sobrang convincing. Bagamat ay inaasahan ko na mangyayari ang bagay na ito. Ngunit ang ikinagugulat ko lamang ay hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon para ipaliwanag ang aking sarili. At ano naman ang iyong ipapaliwanag? Ay, dinuro siya. Ang buhay ng dating kura. Magpasalamat ka na nga lang at ekskomunikasyon ang hinatol sa'yo. At hindi ka ipapakulong. Yan ay nangangahulugan ng mabuting kalooban ng kura. Na nilabastangan mo. Ngayon, maaari ka na umalis sa tahanan ng Diyos. Grabe, no? Feeling ko din, aside from being not being able to go to the church dati, pag ekskomunikado ka, para ka na rin hindi kabilang ng sosyudad. Parang, alam mo yun, kasi balita dito sa buong bayan, di ba? So parang matatakot yung mga tao na magpag-usap sa'yo kasi baka sila madamay. So, ang dilim ng part na to, parang, oh my gosh, kinakabahan ako sa mangyayari. Sir, sasama ko. Ito binigay. Kasalan na mo ito eh. Sir, trust mo. Huwag mo akong tangisan, mahal ko.
bahala. Patawad. Patawarin mo. Binigyan kita ng maraming alalahanin ngayong araw na ito. Maria! Di ba't sinabi ko sa inyo na tapos na ang relasyon yung dalawa? Alam ko maintindihan mo kung bakit kailangan magwakas na rin ang kasunduan nyo ni Maria. Ngunit iniibig ko po ang anak ninyo, Tio. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit mo binagong kapalaran yung dalawa? Bakit mo pinagtangkaan ng masama ang fraile? Kaya nakikigusap ako sa'yo. Layuan mo ang anak ko kung ayaw mong madamay pa siya sa'yo. At huwag kang gagawa ng gulo. Señor Crisostomo Ibarra, nagsisimula na ang misa. Kung hindi ka palalabas dito sa simbahang ito, ay magpapatawag na ako ng Guardia Civil. Crisostomo. Yan ang uling pagkakataon na makikipag-usap ka kay Crisostomo. Naintindihan mo, Maria? Kakausapin ko ang nino. Clarita? Maria! Hey, Vincent! Huwag ka nang magmarites sa kanila! Punta de loka! Bakit ba akong iibig sa babaeng baliw? Ayun na, inamin na rin ni, Fidel. Inom! Maaari ko ba kayong makausap, Angel, kay Crisostomo? Maria, no quiero hablar más de él. Sige na, umayo na kayo sa misa. Ninong, tasupli ko, mikirin na padrino. Mawinyan ako ang ex-komunikasyon kay Crisostomo. Ninong, daruhin ko, por favor. Maawa na ako kayo sa amin. Agamat na haba ako sa iyo, Iha. Pasensya na. Hindi ko mapagbibigyan ang kahilingan. Para nagkakaroon ako ng sarili kong love story. Naniniwala pa rin ako sa maayos na paraan. Makakaasa pa rin ba mga Indio sa maayos na paraan na sinasabi ninyo o kayo ang makikinabang? Tila mahalaga ang liham na yan, yung reverensya. Ang liham na ito ay naglalaman ng isang malaking eskandalo na magwawasak sa puri ni Padre Damaso. Hangad ko lamang ang tagumpay sa iyong mga hangarin, Señor Cristo. Tapos na. Naputol siya, guys. Grabe, no? Ang halong ines, gigil, lungkot, kilig, tawa, lahat na nandito. Kaya maraming salamat sa bumubuo ng MCI. Pero nalulungkot talaga ako. Lalo nakita ko doon si Mara Clara na nagkasakit na. And umiiyak-iyak pa yung dama. So, ikagagawan mo yan?
demonyo kay. And guys, maraming salamat for watching this with me. And it has been another week na napanood natin ng sunod-sunod ang Maria Clara Tibara na teleserye sa GMA. And maraming salamat talaga sa GMA and sa mga involved sa teleserye na to na sobrang nakaka-learn yung mga tao, including myself talaga. And it could be educational na information or it could be moral na realization na nakuha namin dito. So maraming salamat talaga. And before we end, I just want to say a shout-out sa lahat ng mga kaibigan natin ng mga OFWs, especially sa mga taga-Canada, Hong Kong, Japan, Taiwan, Southeast Asia. Ang dami nila sa Southeast Asia. And of course, meron din sa South America and sa Europe, Italy, meron pa sa, saan ba yun? Netherlands, ayan, maraming salamat. Sa China din pala, and meron pa isa nakalimutan ko, Hawaii. So, ayan, thank you so much guys for watching, and next week ulit, abangan natin yung mga mangyayari pa, and grabe, patindi ng patindi ang mga eksena dito. So, maraming salamat, and I hope to see all of you guys next time. Bye.